Pagdating sa bansa ng Pangulo galing sa pagbubukas ng ASEAN Summit sa Singapore, natanong sa kanya ang tungkol sa narco-list o listahan ng mga barangay official na manisangkot sa kalakalan ng illegal na droga. President, may we know your specific directives to Philippine Drug Enforcement Agency Director on the reports that you already gave an instruction to PDEA to release the said narco-lists? Not yet. It is not time. Pero kanina, inilabas na ng PDEA ang naturang listahan. PDEA is releasing today the list of 207 barangay officials involved in illegal trade, 90 of which are barangay captains and 117 are barangay kagawads. The most number recorded is in Region 5, which has a total of 70, followed by Caraga Region with 34 and Arm with 13. Sabi ni PDEA Director Aaron Aquino, ang paglalabas ng listahan ay utos naman mismo ni Pangulong Duterte. The list has been validated by 4 law enforcement agencies, particularly intelligence units. PDEA will be filing cases against the personalities in the list, while we have at hand pieces of evidence against them. PDEA is continuously conducting case build-up for the case to be airtight. Inilabas din nila ang listahan para daw malaman ng publiko kung sino yung mga opisyal na hindi dapat iboto sa SK at barangay elections na gagawin sa May 14. Ipag-uutos na raw ni DILG Officer in Charge Eduardo Anyo sa kanyang mga regional director na ipakalat sa mga barangay ang pangalan ng mga opisyal na sangkot sa droga. Sasampahan din ng DILG na reklamo sa ombudsman ang lahat ng kapitan at kagawad sa 16 na barangay sa bansa na hindi nagtatag ng kanilang BADAC o Barangay Anti-Drug Abuse Council. Administrative cases at the ombudsman against this erring barangay officials of the 16 barangays for misconduct of office or dereliction of duty pursuant to Section 60 of the Local Government Code of 1991. Binavalidate pa ng PDEA ang impormasyong kaugnay ng 200 iba pa raw na barangay official na sangkot din daw sa droga. Sabi ni Aquino, wala siyang pakialam kung saan pahampa siya ng kaso ng mga inilabas niyang pangalan. Ang Philippine National Police naman handa raw tumulong sa PDEA kaugnay ng kanilang kampanya kontra droga. We'll coordinate with PDEA kung anong kailangan nila sa amin. If these local officials or barangay officials need to be investigated, then we will cooperate and kung hindi nila ito maimbisigan lahat, then we can initiate the investigation. Bago pa man ilabas ang narco-list ng PDEA, nauna na itong inalmahan ng Commission on Human Rights at grupong Human Rights Watch. Malalabag daw kasi nito ang karapatang pantao ng mga papangalanang opisyal at posible rin na malagay sa panganib ang mga papangalanang opisyal. Sabi naman noon ng palasyo, karapatan ng mga butante na malaman ng impormasyon tungkol sa mga opisyal na iboboto nila. I confirm that the order was given and again, that's within the powers of the executive to warn the public on the possible drug personalities who may be elected into public office. So that's a judgment call of the president. They could object and object, but the voters are entitled to this information. Susan Enriquez, GMA News.